Timplahan na natin itong ating beef. Meron ako dito kalahating kilo ng beef sirloin, thinly sliced. Maglagay tayo ng paminta, bawang, soy sauce, calamansi juice, at maglagay tayo ng noodle seasoning. Haluin natin. While waiting, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking latest recipes. Ayan, okay na yan. I-marinate natin ito for 1 hour or mas maganda kung ma-marinate natin ito overnight. I-sear muna natin itong ating beef. Maglagay tayo ng konting cooking oil. Lagay na natin. Hanguin muna natin. Mag-isa na tayo. Lagay tayo konting cooking oil. Mag-isa natin itong bawang. Then, ilagay na natin itong sibuyas. May tinabay ako dito para mamaya, pag malapit ng maluto, saka natin ito ilalagay. Igisa natin ito hanggang sa maging translucent yung ating sibuyas. And pwede na natin ibalik dito yung ating beef. And then, ilagay na natin itong tinabi nating marinade. And then, maglagay tayo ng tubig. Simmer natin ito for 20 minutes over low heat. And then, takpan natin. Pero kung ang beef na gagamitin nyo ay medyo, yung medyo matigas na part, mas mahaba ang ating pagpapakulo. Ayan, ito na yung ating beef steak. Malambot na. Maglagay tayo ng paminta. Maglalagay din ako ng asukal para mabalance yung lasa. And then, maglalagay din ako ng slurry. Ito ay cornstarch na tinunaw sa tubig, pampalapot. Ito ay optional lang. Pwede namang huwag nang lagyan. And then, ilagay na natin itong sibuyas.
Ayan, luto na itong ating bistek Tagalog. Pwede na natin itong hanguin at ilipat na sa ating serving plate.